At bukod sa mga aral na iniwan ni FPJ sa kanyang pamilya, ay may recipe din siyang ipinamana kay Senator. Ano ito, Senator? Ito yung garlic shrimp na napakasimpleng gawin at hindi kailangan malalaking hipon, kahit maliliit lang. Huh? Pero ang dali. Gusto niyo, pakita ko na? Sige, Senator. Naka-on na ba to? So, papainitin lang yung kawali. Lagyan niyo lang ng mantika. Kung gusto niya ng kahit na anong mantika, pwede. Ano, Senator, kung use oil? Pwede rin. Para marami na rin lasa, no, Lay, no? Imagine yung itlog mo, lasa ng corned beef, lasa na ng hotdog. Wala, di ba? Sana, ano po pala mga ingredients, Senator? Ito, simple, di ba? Yung mantika, tapos lalagyan mo ng garlic, di ba? Yung bawang. Okay, seasoning. Tapos, yung medyo pampaanghang ng konti. Yun lang. Okay. So, painitin lang. Nako, alam mo, kailangan galingan ko to kasi kung nanunood ang nanay ko, sasabihin, malab na, oh. So, ganyan. Tapos, ilagay lang yung bawang. Mabango na yan. Ay, ang sarap ng bawang. Yung diba? Bawang na ganyang karami. Oh. Ikaw, Brian, nagluluto ka rin? Oo. Oh, syempre, medyo kailangan po kasi I live on my own na po. Pero wala siyang katulong, eh. So, siya lang. Tapos, what I learned from my mom a bit. So, yun. Kaya, masarap talaga yung luto ng nanay ko. Nako. What? Talaga trained, di ba? Para sabihin masarap. Oo nga. Independent na din po si Brian. Oo, hindi kailangan. Alam mo, yung mga bata dapat pagka 21 na sila or ano, di ba? Dapat may trabaho, dapat kaya na nila sa bahay. At hindi lang dapat yung mga babae, dapat yung mga lalaki na din ngayon. Oo. Dapat marunong magligpit. Gender equality na tayo ngayon, lahat. I hear that all the time po. Okay. So, paborito daw ni The King ang garlic shrimp. At saka adobo rin. Kung ano, no? Ito lang kasi madali, no? Para sa pamilya. Kunyari, biglang meron kayong bisita o kaya kayo, pag-uwi, galing sa trabaho, pagod ka na, di ba? Magkagano ka lang ng bawang, tapos ilalagay mo itong hipon, tapos sana huwag ka, yan, alam naman natin ang hipon, napakadaling lutuin. Diba? Alam mo, may experience ako sa hipon, Senator. Oo, marami sa Jensen nito, di ba? Oo, ang hinahanap, inutusan ako ng hipon ng papa ko, pupunta ko sa palengke, hindi ako nakabili. Kasi hinahanap ko yung orange na hipon. Luto na pala yun. Bakit puro white ang mga hipon dito? Kaya walang hipon available pa. Pinagalitan ako ng work. Kaya ang hipon pala, yung orange pala. Oo, pwedeng hilaw pala. Uy, habe yun ha, ma'am. Habe. Gusto kong tanungin kasi si Kuan Brian din. Brian, ano yung favorite mong dish or recipe na niluluto ni mama mo? Ang dami. Sarap. Lahat ng niluto ng nanay ko, masarap yun. Yeah. Pero, nako. Ewan ko na. Yung pinakamasarap, yung nilaga. Nilaga ng baka. Baka. Ayun na nga ba, nabanggit mo yung baka. Alam mo, ito dapat, yung aligi talaga ng dapat sinasama. So, magpipiga-piga na lang tayo ng konti. Anyway, mataas na sa kolesterol. So, hindi ko na rin masyadong idadagdag. Mm-hmm. Pero, ganyan yan, pag binabalatan, isama yung taba ng ulo. Oh, wow. Para pampalasa naman, din dahil maalat-alat din yan. May lasa talaga. Diba, sabi ko naman, po, masarap talaga yung luto ng nanay ko. Hindi pa natin natitikman, anak. Wag mo muna ito. Naniniwala na kami. So, iintayin lang naman natin na maging kulay ng alam mo. Mapula-pula. Orange, social na kulay ng hipon. Tapos, yes. ito yung tinuturo sa akin ng tatay ko. Pag maghahalo ka ng yung pampaanghang, sabi niya, huwag daw muna hahaluin hanggat hindi kumukulo. Dahil parang suka daw yan. Na hilaw ang lasa pagka hinalo mo ng hindi pa kumukulo. So, pakuluin muna. Ewan ko kung basta sinusunod ko yung kanyang itinuro. Ay, ang galing nun, Senator. Ma'am, si tip yun galing kay Senator. Diba, sabi, di ba pagka nagluluto tayo ng adobo, huwag niyo munang haluin kasi hindi pa kumukulo yung suka. Pag siya naman nagluluto ng adobo, pinapatuyo niya yon. Pag natuyo na, tsaka tuloy prito. So talagang malasa. Oo. Ang galing pala talaga sa kusina ni FPJ, no? Ganun yan.